yung kanyang mature na dahon, ganito yung kulay, pula, tsaka green. So halo-halo, may yellow. O meron na rin siyang tumubong dalawang sanga. Not bad, kasi tutubo at tutubo pa rin yan. Magandang araw po sa inyong lahat mga bay. This is Bay J and welcome to my channel. Isang panibagong araw, panibagong usapan na naman tungkol sa paghahalaman. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa mga croton plants. Pero bago yan mga bay, shout out muna kay Ma'am Bernadette Samson at kay Ma'am Marilo Malaki from Butuan City at sa kaniyang mama na si Ma'am Neda. At sa mga plantito at plantita dyan na bago pa lang sa aking channel, please don't forget to subscribe at i-click din ang notification bell for more videos. So ito po yung mga croton plants na na-top pruning ko at na-cut nung ano na mga bay, 3 weeks ago na. Yan. So ito po sila lahat. Yan. Nandito po ito nakalagay sa gilid ng aming bahay. May video din po ako nito nung pag pruning. So kung gusto nyo pong makita, i-click nyo lang po yung link na nasa ibaba. Tsaka yung pag propagate ko nito, meron din po akong video. So i-click nyo rin para makita nyo po yung pamamaraan ko sa pag propagate nito. So yung i-update ko ngayon sa inyo mga bay tungkol po sa mga panibagong sibol na sanga. Dahil na pruning ko ito, ipapakita ko lang sa inyo kung gaano nakarami yung mga sanga na tumubo sa kanila. So ito po, yung nakikita nyo po na bagong sibol, ito po yung napruning ko. Yan. So, na-pinch ko ito. Yan. So, bago na, panibagong sanga mga bay. So, dalawang sanga yung tumubo. Yan. Saka dito naman sa katabi niya, itong ibang variety na naman, meron napakaraming tumubo mga bayo. Ito po yung natapruning ko. Lush na po sila. Yan. Saka yung kasunod mga bay ito, so meron na rin pong tumubo. So napakaganda oh. Yan. So tingnan natin kung ilan yung sanga nito. 1, 2, 3, 4, 5. So limang sanga po ang tumubo dito. So napakaganda. Yan. Nagsimula na pong lumaki yung kanilang mga dahon. Yan. Successful po yung ginawa kong pag-pinching at pag-pruning nito. At ito rin, meron din po oh. So marami rin po siyang panibagong sanga. Yan. So pagkatapos kong na-pruning sila, meron ding tumubo dito sa ilalim na panibago. Yan. Kapag na-pinch mo or na-pruning, meron din pong tutubong sanga dito sa ano, ilalim na parte ng kanilang stem. Yan. So tingnan natin kung ilang panibagong sanga. 1, 2, 3, 4, at saka 5, 6, 7. So 7 na sanga. So napakarami. Check na yayabong pa yan kasi marami ng sanga yung tumubo sa kanya. At ito naman, meron din po. Yan. So dalawang sanga. Yan. Pero itong isang sanga ay medyo malaki. Itong isa ay medyo maliit pa. Pero lalaki at lalaki pa rin yan mga bay. Dahil malulusog yung mga crotons na to. At ito rin, meron din. Yan mga bay. Oh, 1, merong isa. At ito, meron din. Yan. Parang may ano mga bay, insekto to yung dumadapo sa kanila. So, hindi ko pa ito na-sprayhan. So sprayhan ko ito pag meron ng time mga bay. Pero tinitingnan ko naman yung mga ilalim ng dahon niya. Eh wala naman.
So ano lang to, dapo-dapo lang yung insekto na to. Eh, hindi naman siya gaanong na-damage yung kanyang dahon. So hindi gaanong pumangit yung dahon. Meron na rin itong sanga. At ito naman, yan si yellow cabbage. Meron ding sanga mga bayo. So 1, 2, 3. Ito, medyo malaki yung kanyang stem dito. Ang ginawa ko nito, kinat ko siya ng gunting yung ginamit ko. Yung maliliit yung dulo ng mga croton plant kagaya nito, yun po yung pinipinch ko. So ito, pinipinch ko ito nung yan. Kung meron kayong croton plant sa inyong bahay, pwede nyo rin pong i-pinch or i-cut para po maging ganito po sila. Magiging lush po sila dahil na-cut natin. Dahil meron pong panibagong sanga na tutubo. Yan. At dito naman, so ito, isang sanga lang yung tumubo. Gagaya nito, yung kanina, dalawang sanga, hindi gaano silang hindi natubuan ng maraming sanga. So ganito siguro yung nature niya. Mabagal siyang magkasanga. Pero meron na namang tumubo. Okay lang 'yon. Basta meron tayong nakitang panibagong sanga. Yan. So di magtagal, dadami din ito. At ito naman, malaki na yung kanyang sanga mga bayo. Dalawa yung sumibol sa kanya. So napakaganda yung panibagong sanga. Ang taba mga bay. Grabe ang taba. Napakalusog nila. So silang lahat po ay malulusog. Yan. At ito naman yung katabi niya. So parehas sila ng variety. Yan, dalawang sanga rin ang tumubo. So napakaganda. Pabalik-balik lang ako mga bay. Napakaganda talaga. Pag na-pinch mo yung croton plant, so dapat talaga i-pinch natin. Ito rin, no, itong tumubo, ito medyo mataas na. Yan. Panibagong sanga ito mga bay, oh. Yan, yung kanyang yellow lumabas na. Yan, at ito panibagong sanga rin. So yung kulay nito hindi pa talaga gaanong lumalabas. So yellow pa siya. Maganda yung kulay nito kapag yung mother plant nito mga bay, maganda yung kulay, may pula, may green, may yellow. Yun, marami siyang kulay. Napakaganda nito. Nagpapasalamat po ako sa may-ari nung binilhan namin dahil nagbenta po siya kasi gustong-gusto namin itong croton plant na to. At ito naman, meron din mga bayo. Oh, napakarami yung sanga, oh. Yan, marami yung sanga niya. Dito, merong tumubong sanga. Yan, ito. At ito naman, sa ilalim, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 na sanga. Tingnan nyo naman mga bayo, sa malayuan. So, bushy na siya mga bay. Yan. Tingnan nyo naman. Bushy na. So, napakaganda ng tubo ng kanyang sanga. At dito naman, ito rin mga bay. Maganda din yung kulay nito. Yung kanyang mature dahon, ganito yung kulay. Pula, tsaka green. So halo-halo. May yellow. O, meron na rin siyang tumubong dalawang sanga. Not bad kasi tutubo at tutubo pa rin yan. At ito rin, meron din mga bay. Panibagong sanga. 1, 2, 3, 4. So yung na pinch ko nito dito banda, yan yung na pinch ko, at yung isa meron din doon, yan dito, yan yung na pinch ko. Ito po yung tumubo sa kanila, so apat lahat yan. So tingnan niyo mga bay, oh,
Malalaki na sila mga bay, oh. Oh, malalaki na sila. Napakaganda. Yan, at ito rin, okay, dito sa ano, ibabaw, meron din. Pininch ko rin ito. Meron na rin tumubong panibagong sanga. Ito. So, yung ito, magkaparehas tong variety. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 na ganito mga bay. Yan. Yan po, na-pinch ko po yan lahat. So, meron na sila. Lahat sila ay meron ng panibagong sanga na tumubo. Tingnan nyo naman mga bay, oh. Napakalas na nito, oh. So, kanina, yung merong isa na ano, nabili namin dito, yung kapitbahay namin. Nakita nyo yung kanyang croton plant na kanina, pumunta siya dito. Sabi niya, ang ganda raw kasi ano na, malago na yung croton plant niya. Lalo na po, nadagdagan yung kanilang sanga, lalo siyang nagagandahan. Sabi niya, maganda talaga yung croton plant. At ito naman mga bay, oh, yan, mayroon din. So marami na. Tsaka ito. Tsaka ito. Yan. So lahat sila mayroon ng sanga na panibago. At ito naman, yung maliliit yung dahon. Ito, pininch ko ito. So itong maliliit dito sa dulo. Yan, ito. Na-pinch ko to, so meron naman siyang panibagong tumubo. Yan, oh, meron, oh, bago yan mga bay. Yan, so napakarami, so bushy na po siya. Napakaganda ng kulay. Si gustong gusto ko rin ito kasi yung dahon niya napaka cute. So meron din akong nakita kanina, parang mas maliit pa yung mga dahon nito. Ano na yun mga bay, reserve na yun. Medyo maliit pa, papalakihin pa yun ng may-ari. Sabi ko, ako yung bibili niyan, ate. Pumayag naman siya. Kapag lalaki na yun, makukuha namin yun. At saka ito, oh, mga bay, ito rin. Napakaganda ng kulay. Oh, marami ng sanga. 1, 2, 3, 4. So, 4 na sanga yung tumubo sa kanya. Napakaganda. At ito mga bay, oh. Bagong variety ito sa amin. So, nabili ko to kanina. Yung sinabi ko na maliit yung mga dahon, kasama ito. Yun, isa lang yung may-ari. Pero hindi ko pa nadala yon kasi gusto niya, papalakihin pa niya yon sa kanila. Kapag lumaki na yun mga bay, dadalhin ko rito at ipapakita ko rin sa inyo. Dahil unique yun mga bay. Maganda talaga. At ito naman, yung mga maganda yung kulay, halo-halo yung kulay, maliliit yung dahon. So meron na rin bagong sanga na tumubo. Oh, napaka wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lahat sila. Yung panibagong sanga na tumubo. Kasi bawat dulo ay na-pinch ko talaga. Kasi gusto ko na ano, makikita yung resulta kung epektibo pa talaga yung pinching. So para po sa akin, nakikita nyo naman, epektibong epektibo po talaga siya. Habang maaga, habang maliit pa yung inyong mga croton plant, dapat ipinch nyo na rin po para makakita kayo ng lush at bushy na mga croton plants. At ito naman po, oh, meron din. So, parehas lang sila ng variety nito. Meron din mga bay, oh. 1, 2, 3. So, meron na din. So, stable na mga bay. Yan. At ito, ito. Meron na din. Mabilis, mabilis
lumago siya mga bay at yung kanyang mga panibagong sanga. So itong puti mga bay at ano to, dumi ng ibon kasi doon sa ano namin, bubungan. Yung mga ibon, doon sila natutulog kaya merong puti-puti rito. Pero wala namang masamang epekto. Okay naman, hindi naman nasira yung dahon. So hindi na lang namin ano binulabog yung mga ibon. Yan, kasi nakakatulong din naman po yung mga ibon para sa ano, mga uod. Kinakain nila po yung uod. Kaya na-minimize yung mga uod dito, hindi ganong dumarami. Ito, oh, mature na mga bayo, yung panibagong sanga niya. Yung dahon niya, medyo mature na. Malaki na sila. So, tatlo yung tumubo dito. At ito naman, panibagong dahon ito na tumubo. Yan, so malaki na. Itong dalawa, so malaki na sila. Napakataba. Yan mga bay. Tingnan nyo mga bay, ito po yung mga croton plants na nasa gilid sa aming bahay. Nagsimula na po silang magbusi lahat. Yan. Bakal yung pinatunga namin dito. Yan. So yan po sila lahat. Yan hanggang doon. So napakatingkad ng kulay na rin. Lumalabas na talaga yung kanilang kulay, yung iba. At yung iba naman, medyo bata pa, hindi pa ganong lumalabas yung kulay. Yan. So napakaganda. So yun po yung payo ko sa inyo. Again, ipipinch nyo na yung mga croton plant ninyo na bagong propagate or stable na. Kahit bagong tanim pa lang, pwede nyo na rin i-cut yung dulo para habang mabubuhay sila, mayroon na silang maraming dahon. So, wow na wow mga bay, para sa akin, ah, napakaganda talaga nila. Oh. Meron din kaming mga croton dito na mga legin na. Ito, meron akong plano nito. Paparamihin ko ito mga bay. So, marami ito dito. Ligi mga bay. So dadami at dadami yung mga croton plant namin dito. At kung nagustuhan niyo po ang video na to, mag-like, mag-share at mag-comment po. At huwag pong kalimutang mag-subscribe sa aking channel para updated kayo palagi sa mga next videos ko. At tandaan po natin na alagaan po natin ang ating mga halaman dahil plant is life. Muli po ito si Bay J. Bye-bye!